pinamagatan ko pala itong Japanese Treasure, Lecture and Guide, at nandito na tayo sa number 28, The Pink Heart and Empty Seashell. Ito ang tatalakayin natin at pag-usapan sa content na ito, mga katits. At base ito sa mga kasama natin na nag-request sa akin na kung pwede, gumawa tayo ng content na tulad nito. Kaya yung mga nag-request dyan, mga madam at mga sir, ito na po. Kaya umpisahan na natin, mga katits, ganito yan. Kung ibase natin to sa mga actual exploration ko, nababantayan ko lang, mga katits, madalas talaga pag ganito ang lastada sa area ninyo na lumang palayan or dating palayan kung saan nandyan na yan noong panahon noong World War II. Madalas talaga, mga katits, ang mga palatandaan na ginagamit ng mga Japanese Imperial Army dyan, yung mga empty seashell, or kung tatawagin sa amin sa salitang Bisaya, mga ukabhang or kabhang ng kinason. Ayan, tulad nito. Kaya nagdidepende pa rin yan, mga katiits, sa mga sign kung ano ang pinapahiwatig niyan. Pero kung ibase natin sa actual exploration ko kung saan natamaan namin, mga katiits, ng 4 feet and a half under Bicol area yon, mga katiits, at ganito ang plastada niya sa lugar. May tatlong bato na nakahilira at may punong kahoy sa mismong side ng batong nakahilira. Hindi magkalayo ito, mga katiits, ng 20 meters. Ayan. Nung ginamitan ko ng kumpas itong gitnang batong ito, ang direksyon ng dating palayan, nakabiring yan ng 315 degree, mga katiits. Pero ganun pa man, dahil malawak ang palayan sa area na yon, sa bandang likuran niya, dito banda, malawak, papunta dyan, sakop yan ng northwest area. Ibig kong sabihin, papunta ang direksyon niyan ng north at saka west area, dating palayan. Kaya doon pa lang ang sabi ko sa kasamahan ko, positive ang area na ito. At dito tayo magbiring sa lumang punong kahoy. Nandun pa ang lumang punong kahoy, mga katiits, at napakatanda na. Ngayon, sinukat na namin, mga katiits, ganito ang dimension niya. Kung saan papunta doon ang area ng palayan, malawak yan, punta doon sa likuran. At dito banda ang east part, west doon, north doon, at saka south dito. Pero noong sa mismong punong kahoy na ako nagkumpas, or dito kong ginamitan ng kumpas, napansin ko agad, mga katiits, na may butas pala sa mismong batong ito, bandang dulo. Dahil tatlo nga sila na nakahilira. Ayan, hilirang batong tatlo. At nabantayan ko agad na saktong-sakto talaga na naka-west ang batong yan. I-plus mo pa ang mismong butas niyang ito. Ayan, sakto talaga yan, mga katiits. Kung sa, kumbaga sa panintruhan talaga, sentro talaga yan ng west part. Dito ang east at nandito ang south. Dito naman ang north area. Ganyan talaga ang plastada. Ngayon, ang ginamit ko agad na degree niyan, mga katiits, dahil nag-bounce na siya dito sa mismong butas na ito. Ibig sabihin, pag dito ka rin sa butas na yan, gumamit ng kumpas, naka-east naman. Automatic, mga katiits, gumamit agad ako ng 216 degree.
at ganito yan. Lihis na siya mga katiits. Dahil dito ang 270 degree west yan. Dito naman ang 90 degree naka-isto. Ayan. That place ang ginamit kong degree na yan papunta sa tapat niya. 216. Alam niyo ba bakit ang 216 ginamit ko mga katiits? Dahil mula Japan papunta sa atin, halimbawa ito yung Japan at ito yung Pilipinas. Kung galing ka sa Japan mga katiits papuntang Pilipinas, naka 216 ang bearing yan mga katiits. Yan. Kaya yan ang sikretong mga degree. Base yan sa turo sa akin ng mentor ko. Ngayon, dahil na sintro na namin ang 216 degree, mismong tapat ng batong ito, dyan kami nag taste dig. At sa paghukay namin mga katiits, first topit under, parang wala palang mga katiits. Patuloy pa rin ang paghukay namin. So balit pagsapit ng 4.5 feet under mga katiits, simula sa taas papunta sa ilalim, 4.5 feet yan. Natamaan na namin ang mga empty seashell or mga kabhang kinason. Ayan, sa layer na yan na nakabanig. Pero hindi naman siya masyadong marami mga katiits, dahil nung inangat na at nakuha na yan, ilagay sa taas, ang kalkulada namin hindi bababa yun ng 5 balde o 6 na balde ang dami niya mga katiits. 5 balde hanggang 6 na balde. Kung saan nakabanig ang empty seashell na ito. Style siya kabibi na malalaki mga katiits. So balit may kaibahan ito mga katiits. Alam nyo ba? Dahil wala itong kahalo na ibang klaseng shell, kundi style siya kabibi lahat talaga mga katiits. Kaya tinanggal namin. Noong pagtanggal namin at nag-down na kami pa ilalim, mayroon naman kaming natamaan mga katiits sa mismong ilalim niya, kung saan ito naman ang pink heart na ganito talaga ang forma mga katiits. Kung saan ganito talaga ang forma niya mga katiits. Napakagandang sign yun. At manipis lang siya. Nagbibigay na siya ng signal sign na may deposito sa ilalim at hindi na magkalayo mismo sa hukay namin. At manipis lang ang heart na yon. Wala pang half inch siya mga katiits. Kaya sa pagpatuloy namin sa paghukay namin, at ganito ang dimension niya sa ilalim mga katiits. Hindi bababa yun ang 7 feet na tamaan namin ang heart na ito, pink heart. Kung saan sa ibabaw niya ang mga empty seashell na kabibi. Dahil medyo makapal-kapal siya, umabot siya ng halos 2 feet dito mga katiits. Ang tabo na yon. Tapos i-plus mo pa ang 4.5 feet dito sa taas. Ibig sabihin nasa 6 feet mahigit. At pag down namin sa ilalim, wala pang 1 feet yun. Dito mismo sa sentro, natamaan namin ang heart na yun mga katiits. Parang ganito ang sistema niya. Pareho-pareho talaga ang mga empty seashell. At nandito sa baba ang heart na sign. At sa kalkulasyon ko mga katiits, hindi na bababa ng 14 feet under, matatamaan na ang mismong depositong nasa paso or tibod, yung style niyan. Pag mga ganitong mga deposito mga katiits sa mga
shell, MTC shell. Mga nakalagay yan ng paso or tibod. Sintrong-sintro talaga mga katiits sa mismong heart na yon. Pero pag minalas talaga mga katiits, kahit nasa kasagsagan kami sa paghukay namin, biglang na pornada or biglang na stop mismo din sa oras na yon mga katiits, kung saan nakuha na yung heart. Wala pang isang oras, stop agad ang trabaho namin. Alam niyo ba bakit? Dumating ang pamangkin ng may-ari ng lupa. Ayan. At ito ang kasama namin. Katiwala lang siya mga katiits. Ayan. Nagtaka itong mismong pamangkin. Bakit maraming tao dyan? Anong ginagawa? Nagkukunwari itong katiwala na kasama namin na nagpahukay siya ng CR. Pero umalis itong pamangkin na ito, may halong pagdududa sa katiwala nila. Alam ng katiwala na magsusumbong ito sa mismong may-ari ng lupa at kyuhin nito. Ayan. Kaya dali-dali itong pumunta sa amin at pina-stop kami mga katiits. Automatic. Hindi na pinatabunan, pinaalis na agad kami. Yun ang sinapit sa kamalasan pag ganito mga sistema na may target ka ng hinahabol sa ilalim. Alam ko, positive talaga yun mga katiits, dahil base sa mga sign na nakukuha, pantay ang mga MTC shell, idagdag mo pa ang heart na pink sa ilalim niya. Nako, deposit na talaga ang kasunod dun mga katiits. Pag hindi talaga sa iyo ang biyaya na yon, wala tayong magawa mga katiits. At para sa mga kasamahan natin na nagtatanong, kung sakaling makatama kayo ng mga ganito sa ilalim, kahit umabot man yan ng 45 feet hanggang pailalim, bantayan ninyo mga katiits kung pariho-pariho ba ang mga shell na yan, yung kabhang niya. Kasi kung pag pariho yan lahat mga katiits at walang nakahalo kahit isa na ibang uri, hanapin mo na ang signal sign ng deposit nasa ilalim niya or nasa gilid niya, kung saan man nakatumpok yan sa ilalim. At hindi ito bababa ng mga 5 baldi to 6 na baldi. Yung iba pa nga, abot yan ng mga 10 baldi. Puro ganyan talaga at walang halo. Subalit, pag ganito ang matamaan ninyo sa ilalim, nako, yun lang ang problema mga katiits, na halo-halo. Ipalagay lang natin may kabibi, may style pa parang suso. Ayan o, may ano pa ba to? Tulyasi, ano man tawag nun. Basta halo-halo mga katiits. Nako, ito ang mahirap. Dahil alam niyo ba, marami siyang mga symbol na sinasabi. Halimbawa na lang, ipalagay natin itong kabibi na ito. Nasa buhangin yan. At ito naman, sigurado ako nasa ilalim ng mga bato ito. Kung saan, nandoon sa dalampasigan ng dagat. Pero tulad nito, bato rin ito. Ito, buhangin. Halo-halo sila mga katiits. Maraming mga simbol ang dinadala nila. Kaya nagpapasunod pa ang mga sign na ito kung sakaling maka-encounter kayo nito. Hindi ito nagsasabi na nandyan na ang deposit sa ilalim. Ang gagawin ninyo dito, ganun pa rin, bantayan ninyo ang kasunod na sign na makukuha sa ilalim. Subalit, ulitin ko sa pang-apat na pagkakataon, hindi tulad nito na halimbawa lang naka-encounter kayo nito sa ilalim at isang klase lang siya na kabibi, yung MTC shield niya, matik na agad yan. Alam mo na ang pinapahiwatig niya nito, kung saan ang symbol na dinadala niya ay buhangin na area.
Pangalawa, deposit signal. Pangatlo, tubig na area, matubig mga ka-TH. Malalaman mo na agad ang mga simbolo nito dahil wala siyang kahalo at literal talaga na nilagay sa ilalim at marami sila. Hindi tulad nito, marami nga pero halo-halo, lalo na nakahalo sa siminto. Nako, kailangan pang susundan yan at magbibigay pa yan ng mga iba't ibang direksyon mga ka-TH. Yan ang napansin ko sa ganyang sign. Kaya kung makatama man kayo niyan, start 7 feet under, bantayanan yan mga ka-TH. Kahit umabot man kayo ng 60 feet, 90 feet under, bantayanan ang mga empty seashell. Kung halo-halo ba o hindi. Dahil kung hindi man, kailangan nyo pang sundan ang ibang mga sign sa ilalim. Nagpapasunod pa yan mga ka-TH. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganoon may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-TH.